isang pilot para dito sa polisiya ng granular lockdowns with alert systems in lieu of yung malawakang pagsasara ng ating ekonomiya. Balitang IATF muna po tayo, no? Nasa alert level po number 4 po tayo during this pilot implementation sa Metro Manila. Good news po ito, ha. Balik trabaho na po ang mga manggagawa at empleyado sa mga restaurant, mga karinderya, mga kainan sa Metro Manila simula Webes, September 16. Pinapayagan na po ang alfresco at indoor dining basta fully vaccinated ang mga workers at mga empleyado. Pwede po na hanggang 30% sa alfresco dining para sa mga nabakunahan at hindi nabakunahan. In addition, pwede rin ang 10% indoor dining pero kailangan po fully vaccinated ang customers. Alam niyo po, dito sa New York, hindi po kayo papapasukin ng restaurant kung wala po kayong proof of vaccination. So dito naman po sa Metro Manila, 10% ang indoor dining basta meron pong proof of vaccination. Balik trabaho na rin po ang nasa personal care services establishments, no? Kailangan fully vaccinated po ang mga empleyado. Pinapayagan na po ang 10% indoor sa fully vaccinated, 30% outdoor para sa mga nabakunahan at hindi nabakunahan. Sa religious services po naman, pinapayagan ng 10% indoor sa fully vaccinated at 30% po outdoor sa mga nabakunahan at hindi nabakunahan. Pero kailangan po, ha, lahat ng church workers ay kinakailangan fully vaccinated. Pumunta naman po tayo sa general guidelines na inilabas ng inyong IATF na guidelines on the pilot implementation of alert level systems for COVID-19 response in the National Capital Region. Una, ang DOH ang mag-identify ng alert level ng pilot area at ang lugar na matutukoy ng DOH ay susunod po sa protocols ng declared alert level. Inuulit namin, Metro Manila lamang po ang mayroong alert levels. Community quarantines pa rin po ang mga nasa labas ng NCR. Lingguhan ang mangyayaring classification ng pilot area po dito sa NCR. Ang close contacts sa mga probable at confirmed COVID-19 cases, regardless of kanilang vaccination status at hawak na negative COVID-19 test result, ay kailangan pong sumunod sa at sumailalim sa 14-day quarantine. Kailangan magsumite ang mga LGUs araw-araw ng kanilang datos sa kanilang regional IATF. Kailangan na magpatupad ng minimum public health standards sa lahat ng oras. Pumunta po tayo sa tinasabing tatlong C's: crowded spaces, closed spaces, and close contacts. Limitado ang ating 3C's activity tulad ng pagpayag natin ng indoor sa mga fully vaccinated. Ano naman po ang granular lockdowns? Tulad ng sinabi ko na dati, ang granular lockdown ay pagsasara sa isang barangay o isang household. Ito ay magtatagal ng hindi bababa po ng 14 na araw. Ang maganda rito ay maliliit na lugar lamang ang nalalockdown habang malayang gumalaw ang mas nakakarami. Sino-sino po ang makakalabas, pasok sa mga lugar na nasa granular lockdown? Mga health workers at mga nagtatrabaho sa mga ospital, labs at dialysis facilities, pati na po ang uniform personnel, kabilang dito ang mga sundalo at mga pulis na magpapatupad po ng lockdown. Pwede rin makalabas at makapasok ang mga OFWs. Lilinawin lang namin ito ang mga OFWs na paalis para magtrabaho abroad at pauwi galing abroad papunta sa kanilang tirahan matapos ang kanilang facility-based quarantine. Mga taong nakatira sa lugar na under sa granular lockdown para umuwi pero kailangan nilang manatili roon habang nasa granular lockdown. Mga taong kailangan ng urgent medical attention, food at essential items na dineliver, ngunit kailangan ibaba ito sa border collection points. Mamaya makakasama natin po si DTI Secretary Mon Lopez para magbigay detalye sa mga activities na listed sa 3Cs. Kakasama rin po natin si MMDA Chairman Benher Abalos para naman sa iba pang detalye sa granular lockdowns. Humarap sa taong bayan po si Presidente at ilang miyembro ng gabinete para sa kanyang regular talk to the people. Ito ang ilan sa salient points.
Una, pinag-aralan ng pamahalaan ang posibilidad ng pagbabakuna ng general adult population. Ito ay nakadepende siyempre po sa supply ng bakuna. Pangalawa, kinilala ng ehekutibo ang otoridad ng Senado na magsagawa ng hearing in aid of legislation. Bilang head of executive department, sinabi ni Pangulo na kailangan i-clear muna sa kanya ng mga miyembro ng kabinete ang kanilang pag-attend sa Senado. Pangatlo, sinabi ni Presidente na dahil sa Bayanihan 1, ang executive department ay binigyan otoridad ng Kongreso mismo, kasama na po ng Senado, na bumili ng necessary medical supplies in the most expeditious manner na hindi po sumusunod sa RA 9184. Wala pong nakitang mali ang Commission on Audit. Ito po ang sinabi ni Chairman Michael Aguinaldo, and I quote, "The findings of auditing that handles PSDBM really pertained more to inventory management and not the overpricing." Kasi ang nangyari rito po, I think you were flashing the figures earlier. You had purchases of, for example, yung face mask, anywhere from 13 to 27 pesos. And they procured quite a bit, and I think someone mentioned earlier, na hindi nga natuloy yung ibang deliveries because of inventory and warehousing space. No? The problem was, hindi po na-dispose kasi a lot of this equipment right away, so that nung dumating po yung September and the prices went down, the regional offices and the hospitals ng DOH ayaw nang bumili o kumuha from PSDBM kasi mahal. Usaping bakuna naman po tayo. Nasa 39,142,205 na po ang total vaccines administered ayon sa September 13, 2021 National COVID-19 Vaccination Dashboard. Sa bilang na ito, nasa 17,078,676 po ang fully vaccinated. Sa Metro Manila po, nasa 14,462,262 na po ang total vaccines administered. Sa bilang na ito, nasa 6,763 naman po ang fully vaccinated as of September 13, 2021. Sa Metro Manila po, ang fully vaccinated ay 61.38% na po. Umunta naman po tayo sa update sa COVID-19. Nasa 20,745 ang mga bagong kaso ayon sa September 13, 2021 datos ng DOH. Mataas pa rin po ang ating recovery rate na nasa 90.4%. Meron na po tayong higit sa 2 milyon or 2,032,471 na mga gumaling. Samantala, malungkot po namin binabalita na nasa 35,307 na po ang binawian ng buhay. Nakikiramay po kami sa mga naulila. Nasa 1.57% po ang ating case fatality rate. Ito naman po ang kalagayan ng ating mga ospital. Sa ICU beds, sa buong Pilipinas po, 74% ang utilized. Sa Metro Manila, 78%. Ang utilized po na isolation beds nationally ay 69%. Sa Metro Manila, 65%. Ang ward beds po nationally, 74% ang utilized. Sa Metro Manila, 72%. At sa ventilators, 57 po ang utilized nationwide at 61% naman po sa Metro Manila. Sa iba po pong usapin, lilinawin lang po namin. Wala pa pong desisyon na magkaroon ng COVID-19 booster shots para sa mga healthcare workers. Meron lang pong rekomendasyon pa lang ang Vaccine Expert Panel or VEP, and this is still up for review. Ulitin ko po, nag-recommend lang po ang Vaccine Expert Panel na bigyan ng booster shots ang ating healthcare workers. Wala pa pong desisyon ang IATF. At sa iba pang usapin, pinirmahan po ni Presidente ang Republic Act No. 11589 noong Biyernes, September 10, kung saan papalakasin at gagawing makabago o modern ang ating Bureau of Fire Protection. Kasama sa programang ito ang enhancement ng capability ng mga personnel ng BFP at pagkuha ng state-of-the-art fire prevention, fire suppression, fire investigation, and emergency medical and rescue services, facilities, and equipment. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Makakasama natin po ngayon si DTI Secretary Mon Lopez at MMDA Chairman Benher Abalos. Unahin ko na po si DTI Secretary Mon Lopez. Sir, ano pa ba po yung mga iba't ibang industriya na magbubukas ngayong meron na po tayong
pilot implementation itong alert level system sa Metro Manila. Thank you. Magandang araw po, Spokes, Sec. Harry, kay Chairman Abalos, sa ating po mga kasama dito sa media, sa taong bayan. Magandang araw po. Kung titingnan natin, Spokes Harry, ang level 4 na pinapilot po natin ngayon sa NCR ay para pong MECQ. No? Kaya lang po, ang kinaiba nga po na in-adapt natin ngayon, as you explained very well, meron po tayong sistema ng granular lockdown at sasamahan ng alert levels, alert levels 1 to 5. Ngayon, yung 5, parang yun din naman yung ECQ. No? At dito naman po sa pag-announce ng kung anong alert level, ang kinaiba lang po nito ay magiging eventually po, pagka ito po ay ni-roll out, magiging by city or municipality. Again, for now, naka-pilot test lang sa NCR. Pag ni-roll out nationwide, ito po ay by city and municipality, hindi na by province, hindi by region. So yun po magiging kakaiba nito. Ngayon po, like an MECQ, allowed naman po ang maraming businesses tulad ng mga manufacturing, both essential and other manufacturing, pati na rin yung mga low-risk services, accounting, office, engineering, lahat po ng mga pinag-uusapan natin dati, allowed pa rin po yun. Meron lang po yung sectors of concern na alam po natin nakasara dito sa dating, yung kasalukuyang MECQ, no, before September 16. Ito nga po yung dine-in, personal care services, at even yung pagpunta sa simbahan. Ang maganda pong balita, ang IATF po ay in consideration po o pagbalanse sa ekonomiya, makabalik ang maraming ating mga kababayan sa trabaho, inayaga na rin po to a limited extent ang operation po ng dine-in, personal care, naka-limit po sa barbershop, salons, yung mga hair and nail care po muna, basic, very basic necessities po ng services. At kasama na rin po yung church service. Ito po yung magsisimula sa September 16, naka-pilot for NCR dahil po as reported na mataas na po ang vaccinated rate dito po sa NCR. Kaya minabuti pong i-pilot muna dito, 61% ang vaccinated rate. The same thing, may concern pa rin po tayo sa indoor because of the Delta, which is considered highly transmissible. And therefore, sa pagbubukas ng kaunti, ay talaga pong kaunti muna dahil po talagang maingat na maingat po tayo. Indoor, ipapayagan, 10% capacity lang po muna. At least po, nabuksan ng 10%. Matagal pong usapin ito sa IATF, matagal na deliberasyon. At tayo po nagpapasalamat sa ating mga secretaries, mga kasamahan po, kay Chairman Abalos, mga kasamahan sa IATF, sa pag-unawa po nila at pagpayag na rin po na indoor kahit 10% capacity. Basta ang ni-require na lang po dito, must have fully vaccinated workers and yung customers fully vaccinated. So imagine po natin, kesa sa sarado, bubuksan po ito dahil considered po na at least safe po ito sa mga workers na vaccinated at customers na vaccinated. Pag outdoor, medyo mas malaki po ang opening, 30%. At regardless na po, kahit hindi nabakunahan, nabakunahan o hindi nabakunahan, ay i-allow po. Dahil outdoor, mas maganda po ang ventilation ng ikot ng hangin. So, pero ang mga workers din po sa restaurant, sa dine-in restaurant, at mga personal care services, kahit outdoor, ay dapat vaccinated ang workers. Again, ito po ay only for the three sectors na binabanggit po natin and only during the level 4. Again, ito po, hindi po ito yung tulad nung minumong kahit na iba na bakuna bubble because this is only for yung indoor at yung during the level 4, only for these sectors. Doon lang po natin binibigyan ng konting pawang kaya ho very careful po tayo. Doon lang po allow yung vaccinated. But for the other, sabi ko nga po, pag outdoor, open to all vaccination status. Because also for level 3, yung mas maluwag na level, alert level 3, alert level 2, level 1, wala na pong distinction, all vaccinated status. At doon po, kaya po tulad sabi ni Spokes Harry,
It will allow more sectors to open sa levels 3, level 2, level 1. In fact, more services will be open. Allowed po 30% na pag level 3, all vaccination status. Pag level 2, allowed 50% all vaccination status. So yun po muna ang ano ko. Mamaya ho, I can explain po yung impact dito sa mga moves natin na ito. Dahil we believe na kahit paano po makakabalik po ang mga kababayan natin na tatrabaho dito sa mga sectors of concern. Salamat po, Spokes, sa inyo po lahat. Maraming salamat, Secretary Mon Lopez. Kasama rin po natin ngayon ating MMDA Chairman Benher Abalos Jr. Sir. Or ano pa po yung mga ibang guidance na ating mga kababayan pagdating po dito sa pagpapasailalim sa Alert Level 4 sa Metro Manila? Nakamute, Chairman. Chairman Abalos. Nakamute po. Sorry po. Magandang tanghali po, Spokes Hari, Sekmon, sa lahat po ng mga kasama natin sa mga media, and of course sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, magandang tanghali po. Una-una po, no, lilinawin lang po namin na huwag na po tayong malito tungkol sa mga quarantine and ECQ, GCQ. Sila lang natin bagyo, no? Alert signal number 1, number 2, number 3, number 4. Ito na po magiging bago nating signal, no? Klaro, number 1, 2, 3, 4. At kamukha ng bagyo, merong nagsasabi kung anong alert level. Ang pag-asa yun. Ito naman ang Department of Health. Siya po nagsasabi. At tandaan nyo po, ito'y pilot lamang. Ito'y tinitest lamang dito sa NCR. At of course, may basihan yan. No? Of course, kung may bagyo, ang basihan natin, ang lakas ng hangin at ang lakas ng tubig. Ang basihan naman dito ay more or less dalawang bagay. Ang level ng infeksyon, no, sa isang lugar, and of course, yung dami ng mga ospital, ng mga pasyente. Yan po ang mga indicators dito na ginagawa ng DOH. In any case, isipin lang po natin na ito'y sa National Capital Region lamang, sa Metro Manila. Ang Metro Manila ngayon ay nasa Alert Level 4. But these are things to consider, no? Kasi baka sabihin ninyo, bakit po may bakunado, bakit po ganito, may ganung patakaran, yung sinabi mo si Sekmon, tsaka ni Sek Hari. Madagdagan ko lang yung sinasabi ni Sek Hari tungkol sa mga nabakunahan sa Caracas, Manila. Kung iisipin po natin, kulang 85% ng Metro Manila ngayon ang naka-first dose. 85%, no? At ang fully vaccinated sa atin ay 60%, 61% na ho ng Metro Manilan. Ganun kadami. So, ang mangyayari nito, by October 12, yung tinatawag nating 85% na first dose, magsa-second dose po yan. Kung ito'y Sputnik at Pfizer, ito'y 21 days. Kung ito'y Sinovac, Moderna, 28 days. At Janssen, 1 day. So, by October 12, more or less, kulang 78.98 or 79% na tiga Metro Manila, dalawa na po ang bakuna. Kaya naman, ito ang ginawang patakaran. Kinonsider po lahat ito. Kaya po nung ginagawa itong patakaran na ito. At hindi po lamang yon sa mga sinabi po kanina, no? Ang gusto ko lang idagdag, ang Metro Manila mayors ay nag-meeting. Nagkaroon po kami ng survey kung pati na rin ang tinatawag na curfew hours ay babaguhin natin. Dahil ang curfew ngayon ay alas 8 ng gabi. So ito ho'y inuusad na. Nagbutuhan kami, lalabas namin na resolution na implementasyon na ito, isasabay sa pilot, magiging 10 o'clock na po ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. No? Yun na rin po ang inano ng mga alkalde. So more or less, Poksari, yun na lang. At siguro ang maidadagdag ko lang is that para wag kayong malito, isipin nyo lang, no, yung kasing 3Cs, napaka-importante nung 3Cs, ha, yung sinasabi po nila, dahil parating vulnerable yung 3Cs na yun, tandaan nyo lang, under alert level 4, no, yung alfresco, yung dine-eat, 30%, yung 10% fully vaxxed, yung personal care, hindi lahat personal care ay kasama rito, inuulit ko, ha, ang nakalagay dito ay barbershop, hair spa, nail spa and beauty salon, 30% outdoor,
10% fully vaxxed, no? At kailangan may mask kayo, at lahat ng trabahador dito, pati sa restaurant, ay kailangan ay fully vaxxed, no? And of course, sa gobyerno, at least 20% ay papasok. At sinasabi rin dito, no? Ito lang yan, dahil alert level 4 muna pag-usapan natin, hindi pa rin allowed, ha? Hindi pa rin allowed. Baka maliw po tayo rito. Indoor tourist attractions, library, archives, museums, galleries, cultural shows, and exhibits, no? Okay? Number two, indoor venues for meeting, incentives, conferences, events, and MICE, no? Number three, indoor entertainment such as cinema, bawal pa rin po ito, live performance, karaoke bars, clubs, concert halls, and theaters, bawal pa rin po yan, no? Bawal pa rin ang amusement park, ang theme, ang perya, ang kid amusement, playground, playroom, and kiddie rides. Ang kinder, ang indoor recreational venues, kamukha ng internet cafe, ang bilyaran, ang amusement arcade, bowling alleys, similar venues, bawal pa rin po yan. Ang face-to-face classes, mga examinations, no? Bawal pa rin po yan unless approved previously by IATF or Office of the President. Bawal pa rin po ang casino, horse racing, cockfighting, operation of cockpits, lottery, betting shop, and other gaming establishment as may be authorized by the IATF or of the Office of the President. Social events, ito, pakinggan niyo humaigi ha. Social events, but not limited to concert, parties, wedding receptions, engagement parties, wedding anniversaries, debut, and birthday parties, family reunions, and bridal or baby shower, parades, processions, motorcades, and gatherings at residences with any person outside of one's immediate household. Huh? So, and at residences with any person outside of one's immediate household. Tapos sumunod, indoor sports, courts, or venues, fitness studios, gyms, spas, or outdoor indoor leisure centers or facilities and swimming pools, no? All contact sports except those conducted under a bubble type setup as provided for under relevant guidelines adopted by the IATF and approved by the LGU where such games shall be held. And of course, yung sinasabi personal care, yung sinabi ko kanina ang pwede lang kanina, no? Kamukha na binabanggit ko. Inuulit ko, ang pupwede lang ang barbershop, hair spa, nail spa, and beauty salon, no? Pero ang ibang personal services which shall include medical aesthetic, clinics, cosmetic or derma clinics, makeup salon, reflexology, aesthetics, wellness and holistic centers, and other similar establishments, acupuncture and electrocautery establishments, massage therapy, including sports therapy establishment, no? So, ito, hindi pa rin po pwede, no? It includes tanning services, body piercing, tattooing, similar services, home service for these activities are likewise not permitted. And of course, yung specialized markets for DOT such as staycations. Wag po tayong masyadong malito, uulit-ulitin po namin itong information na ito, paalam lang. Basta itandaan po ninyo, kamukha po sinabi ni Sec. Harry at Sec. Mon, pagdating po rito sa 3Cs, more or less, yung pong tinatawag nating dining, no? Na 10% na fully box, outdoor alfresco 30%, at yung personal care, tandaan nyo ha, limited ito sa barbershop, hair spa, nail spa, and beauty salon, 30% outdoor at 10% fully boxed. Yun lang po, Spokesari. Salamat po. Maraming salamat, MMDA Chairman Benher Abalos. Pumunta na po tayo sa ating open forum. Go ahead, Yusek Rocky. Thank you, Secretary Roque. Good afternoon po sa ating rin mga bisita. Ang una pong tanong magagaling mula kay Ace Romero ng Philippine Star. According to the general guidelines daw po ng alert level system, close contacts regardless of vaccination status and possession of a negative COVID-19 test result of probable and confirmed COVID-19 cases shall undergo 14-day quarantine in accordance with the isolation and quarantine protocol set by DOH. What's the point of imposing the requirement on vaccinated persons
isn't the government supposed to provide incentives for people who avail of vaccines? Well, ulitin ko lang po, no? Yan po ay para sa mga nagkaroon ng close contact. At alam naman po natin na yung pagiging bakunado ay hindi po garantiya na hindi pa po tayo mahahawa muli yung mga tinatawag nating mga breakthrough infections, no? So yun po yung dahilan. Tanong mula kay Creseline Catarong ng SMNI News. Secretary, sinabi daw po ni Secretary Manny Pacquiao, and I quote, "Sa tingin ko, hindi naman na-resolba ang pandemya, mas lalo pang lumala, pataas ang mga cases ng infected with COVID, talagang mismanaged. I'm sorry to say this, but yan po ang naramdaman ko," end quote. Any reaction sa naging pahayag ng senador? Hindi po ako nagtataka na yan ang kanyang pakiramdam dahil panahon na po ng politika. Pero ang totoo po niya, ang problema sa Delta variant, 5 to 8 times more infectious than yung mas infectious pa na variant, no? Na alpha variant, no? So talagang dadami po mga kaso natin dahil ito po, dadaan ka lang, ito pwede ka nang mahawa. Opo. Tanong pa rin po ni Creseline Catarong ng SMNI News, kaugnay naman po sa COA report and other related issues to the DOH budget utilization. Tinawag ito ni Pacquiao na plandemic or plunder in time of pandemic. Sabi niya, and I quote, "Plandemic, which is stealing money intended to save lives, is the biggest crime against humanity." Ano po masasabi ng palasyo sa pahayag na ito? Well, nagkaroon na po ng paglilinaw dito ang COA, no? Sa kanyang report po sa DOH, hindi po niya ever sinabi na nagkaroon ng pandarambong. So wala pong plandemic na sinasabi. Ang sinasabi nga po ng COA na is silang magkaroon ng linaw kung bakit yung ilang mga halaga po na salapi na ibinigay sa DOH ay hindi nga po nagastos. Pero yan pong clarification na yan, eh, hindi po ako nagsabi niya. Yan po ay nanggaling po sa COA mismo. Thank you, Secretary Roque. Susunod po magtatanong via Zoom si Mela Lesmoras ng PTV. Go ahead, Mela. Hi, good afternoon, Secretary Roque, Secretary Lopez, and Chair Avalos. May tatlong katanungan lang po ako, tigitigisa sa inyo. Una po, Secretary Roque, para lang din malinaw sa ating mga kababayan, ito po bang IATF guidelines ay approved na rin ni Pangulong Duterte, at ano pong general directives ni Pangulong Duterte sa IATF at sa ating mga kababayan ngayong magkakaroon tayo ng pagbabago ng sistema? Yan po ay deemed approved under EO 112. Hindi ko lang po sigurado kung tama nga yung number, pero may EO po na nagde-delegate ng kamangyarihan na mag-issue ng ganitong patakaran sa IATF. Opo. And kay Secretary Lopez naman po, please. Ayan, Secretary, opo, Secretary Lopez, kasi nababanggit niyo nga kanina din yung iba't ibang guidelines para sa ating mga manggagawa, sa ating mga businesses, pero hindi nabanggit sa guidelines yung tungkol sa transportasyon. Paano po kaya yung, ganun pa rin po ba yung magiging patakaran? Kailangan bang mag-provide ng mga kumpanya ng transportasyon para sa kanilang manggagawa? Or magiging maluwag naman po tayo sa pagsakay ng ating mga kababayang wala namang sariling sasakyan? Tama po. Actually, wala ho tayong binabago sa ating policy sa transportation. Alam po natin na tuloy-tuloy naman po ang pag-o-open at pagdagdag ng mga public transport units and facilities ng ating DOTR. At kahit po tayo, even nung ECQ pa lang at nag-MECQ. At moving into this, wala ho tayong binabagong paghihigpit dito po sa transportation. At tuloy rin natin yung pag-encourage sa mga kumpanya na magbigay ng mga shuttle services. Opo. And panghuling tanong na lang po for MMDA Chairman Avalos. Chairman Avalos, kasi kung ating nga mapapansin, mabigat yung responsibilidad para sa mga LGU dito nga sa bagong COVID-19 alert level system. Para po sa inyo, gaano kahanda yung ating mga LGU pagdating sa manpower and also po sa budget? Well, ever since handa naman po ang mga alkalde, gumaang ng konti dahil ang ayuda na ibinigay ay halos tapos na po sila, no? Yung ayuda. So nakagaang ng kaunti at yung tinatawag nating pagbabakuna, halos gumaang-gaang na rin dahil ilan na lang, halos na ba mapping out na lang kami dito sa Metro Manila. Ang malaking problema lang namin siguro ay yung since, dahil because of Delta, tama po si Spokesari kanina, talagang kung titignan nyo yung dati, pawala na yung kaso natin dahil nakabakuna na tayo. Dumating lang yung Delta. Kaya it's a game changer.
At hindi lang naman Pilipinas, halos lahat ng dapuan itong bansa talagang kumakalat, nakita naman nating lahat yun eh. So yun ang naging problema namin dahil yung aming isolation medyo napuno, no? At of course, yung mga lockdown na gagawin namin, ang nagpapakain po nito ay ang mga LGU. No, Carl, can you ito sila ng kalahati. Mga Chairman Abalos, medyo nag-freeze po kayo, no? Chairman Abalos, nag-freeze po kayo. Nag-freeze. Siguro babalikan natin si Chairman Abalos na nag-freeze kasi. Okay, but ang sinabi po niya, shared responsibility po yung pagbibigay po ng food supplies sa panig po ng LGUs at sa panig po ng DSWD. Sana makabalik si Chair Abalos, no? Okay, next question please. Yes, okay, Secretary, from Paul Samarita ng TV5. Kailan po yung question niya for Chairman Abalos? Chairman Abalos, can you hear us po? I can hear you. Okay, po. Just this morning daw po, the DILG said that NCR will be placed under alert level 4 starting September 16 under the new metric set by the guidelines by the IATF. Would you enlighten us bakit granular lockdown na tayo pero NCR-wide ang pag-implement ng alert level 4? Hindi ba citywide na dapat ang magde-decide nito? Po. Nako, I think na napuputol-putol po si Abang Spoksari, ako na muna siguro para tulungan lang natin masamang si Italy Chairman Abalos. To clarify po, nabanggit ni Spoksari, yung granular lockdown po will be announced in any alert level. Ito po yung granular lockdown on a specific place. Pwede yung isang bahay, dalawang bahay, isang kalye. Yan po ay i-announce sa any alert level. Kaya po ang granular lockdown ng LGU po ang magde-define po noon kung saan talaga may high transmission. Pero yung mga alert levels, yun po ay citywide. Kaya ho DOH po ang magka-classify po noon. Pero dadagdagan ko lang, ang tanong po kasi bakit uniform ang alert level sa buong Metro Manila. Nagkasundi rin po ang mga Metro Manila mayors na nais nilang magkaroon lamang ng isang classification dahil nga po isang unitary geographic unit po ang Metro Manila. So yan po ay isang ayon sa kasunduan din ng mga Metro Manila mayors. Sana po makabalik si Chairman Abalos, no? Opo. Okay, next question please. Tanong po mula kay Samed Danilia ng Business Mirror para po kay Secretary Lopez. Apart from the CARES program, what other assistance can the DTI extend to the businesses in areas with alert level 5 as the guidelines is the same with ECQ when it is implemented? Aho, tuloy din naman ho atin, sa ating programa yung mga livelihood, pagbibigay ng livelihood kits sa affected. Ito ho, ang kinaiba nito sa CARES. Yung livelihood kits, hindi po pautang ito. Ito yung talagang tulong pang pagpambili ng mga paninda nila o gamit sa pag-livelihood, pangkabuhayan. Yan po ay may halaga na mga 5,000 to 8,000 lang po para talagang may kikitain sila. Ang turo nga po natin dito, we teach the nation how to fish para we feed them a lifetime. Pagkian natin ng malita puhunan para ho may pagkikitaan sila, imbis na ibigay po yung 8,000 or 10,000 para gastusin nila sa consumption. So, yun po yung principle ng ating livelihood kit. Tuloy-tuloy ho tayo dyan. Nakaka 50,000, more than 50,000 na ang napapamahagi natin yan sa mga iba't ibang barangay nationwide. Thank you. Opo. From Summit Danilia ng Business Mirror, para pa rin po kay Secretary Lopez, do you have the updated figures on the number of businesses that permanently shut down, temporarily closed, and still operating amid the pandemic? Oho, nationwide ho, actually we have 3%
Kasi alam niyo po, nationwide, di ba, iba-ibang level po yan. May ECQ, MECQ, at GCQ under the current system. So, sa amin pong huling survey, meron ho kaming tinatakbo ngayong September. Pero ho, I think 2 to 3 months ago, meron ho tayong 3% nationwide. Pero mataas po sa Metro Manila dahil nga po nag-ECQ tayo at nagtagal tayo sa MECQ. Sa aking huling pag-aalala, 10% po ang naka-close. Ngayon, we can say that many of those probably would be permanently closed. But ang nireport po natin sa ating Pangulo, mas marami ang nag-open, nagbukas ng negosyo. It shows na may mga nagsara, subalit dahil kailangan silang kumita, may pangkabuhayan dapat sila, nag-register sila ng panibagong negosyo na pandemic-proof, yung makakasurvive ngayong pandemic at tamang-tama na makaka-operate ngayong pandemic. Kasi nga, merong mga bawal ngayong pandemic eh. So pumunta sila dun sa hindi bawal at mas malakas at may growth. Mga e-commerce, delivery service, at lahat ng klaseng pwedeng ibenta online. So dumami ho ang registration natin. 1.9 million, actually 2 million na by now, versus 900,000 on 2015. So every year po, even 2019, 2020, 2021, tuloy-tuloy po yung increase, kaya 2 million na ang registered businesses. Opo. Thank you very much, Secretary Lopez. Balikan po natin si Chairman Abalos. Ang tanong po kanina, Chairman, bakit daw po iisa lang ang alert level sa buong Metro Manila, ngayong dapat ito po ay citywide? Well, ganito po, no? Yung kaninang tanong about granular lockdowns, huwag po tayong maguguluhan about granular and alert level, no? Magkaiba po iyon, no? Kasi yung pong granular lockdown, last year ginagawa na po yun. It comes from the word grain, grano, butil, no? Ang ginagawa po ng mga mayors, meron pong protocol yan. Kung isang bahay may infected, you have to isolate that household. Kung dalawang bahay, dalawang household. Kung condominium, isang kwarto, dalawang kwarto, it could be one floor. No? Wag po tayong mali dito. Itong alert level ay ibang klase ito. Ito yung tinetake as a whole ang buong city. Actually, pwede niyang gawin dito on a citywide, pwede kami magkaroon ng alert level. Kunyari, iba yung Manila, iba yung Quezon City, iba yung Mandaluyong. No? Pero sa totoo lang, nag-usap kami mga mayors, our borders are very porous. In 5 minutes, you could be in Quezon City, you could be in Manila, halo-halo. So it will be better, no? At siguro mas maganda kung buong NCR na lang ay isang alert level na lang kami. So iba po yun sa ginagawa namin mga lockdown ngayon po. Sa mga nakikinig po, please wag tayong malito. So yun po ang naging patakaran at napag-usapan ng mga mayors na kung po pwede sa ngayon, 2 linggo lang naman ito, ipilot na lamang namin ang buong region as a whole. I'll give you one example, ha? Kunyari lang, let's take for example San Juan. San Juan is ang pinakasikat sa kanya ang Cardinal Santos na ospital, no? Pero ang mga nagpupunta sa San Juan ay karamihan sa Cardinal Santos, hindi na tiga San Juan. Siguro swerte ka na kung mga 20% tiga San Juan eh, 20%. Ngayon, kung gagawin mong basis kung puno ang ospital na ito, ang buong activity na San Juan, papatigilin mo because dahil puno ang ospital. Kawawa naman ang San Juan. What if mababa ang kanyang rate ng infection? What if hindi ganun kalaki ang kanyang infection rate, ang kanyang active cases, pero parating puno ang ospital niya? So, kawawa naman kung dahil puno siya, titigil ang aktibi na ekonomiya. So, on that level, ito'y pinag-usapan ng mga, ito'y dinulog namin sa IATF, hinimay maigi ito, at ginawa na lamang nila, sige, tignan na lang natin kung buong Metro Manila lang as a whole, lalo na pagdating sa hospital care utilization. So ganun po ang nangyari rito. Huwag tayong malilito sa mga alert level at ito po, iba po yung granular. Magkaiba po ito. Thank you. Thank you, MMDA Chair Abalos. Secretary Roque, susunod po magtatanong si Tricia Terada ng CNN Philippines via Zoom. No, sir. Good afternoon po. Sir, first question for you, kasi kanina nabanggit ni Pangulo dun sa Talk to the People that he will require a clearance from his cabinet secretaries before attending yung Senate hearing. No? Will the President issue an EO like that of EO 464 ni President Noriem Capagal Arroyo that prevents cabinet secretaries from attending the Senate room? Well, you know, he could. And of course, we have the decision in NERI where the Supreme Court said na
talagang hindi dapat i-contempt kapag hindi po pina-attend sa isang hearing ang isang miyembro ng gabinete alinsunod po sa pag-uutos ng presidente mismo because they are alter egos of the president. So there's legal basis for that kung gagawin po yan ng presidente. So are we expecting, sir, na sa mga next hearings, hindi na po papayagan yung mga cabsecs that will be invited? I cannot say for certain, no? But the president did mention that possibility. Mm-hmm. All right. Sir, just dun na lang sa guidelines for the alert level system and sa granular lockdowns. I'd just like to clarify, I'm not sure if I missed it, pero yung ayuda po ba, food supply lang, wala pong cash aid for areas that will be placed or places that will be placed under granular lockdown? Ayon po dun sa shared responsibility na napagkasunduan ng mga mayors at ng DSWD, food supplies po ang ipamimigay sa mga areas na subject to granular lockdown. Perhaps Chairman Abalos can add. Well, sa ngayon kasi binibigay namin mga food packs, mga groceries. At sa napag-usapan namin, doon muna namin ilalagay sa mga food packs talaga. So ang mechanics will be like this. Magiging 1 week muna ang LGU. So it will give us time now to submit the papers yung susunod na ilan yung bibigyan, kano kadami. We will be submitting that to the SWD and then they will process it. And then the following week, sila naman. Kasi it's really a 14-day period. So ganun ang gagawin namin sharing with the yung mga granular lockdowns, yung mga granular lockdown namin. And as of now, siguro before about 3,000 families, between 2 to 3,000 families at any given time ang nalalockdown dito sa Metro Manila. More or less. Through yung guidelines? May add, excuse me, Trish, no, if I may add. Meron ding regular programa po ang DSWD. Ito po yung assistance to individuals in crisis situations. No? So po pwede pong makatanggap ng assistance galing po sa DSWD para po sa mga transportation expenses or medical expenses, medicine expenses po. Mm-hmm. Sir, sa dami po ng guidelines and kumbaga kung mas diverse na yung implementation, especially at a time na magiging per city na siya, how are we going to ensure compliance from the people and the establishments? For example, sir, halimbawa sa restaurants, how are we going to make sure that really all their employees, their staff are vaccinated, fully vaccinated? Well, unang-una, no? Sa Metro Manila nga po, at dito pa lang sa Metro Manila nini-implement, hindi po per city pang implementation. Dahil katundo nga po sila na it will be for the entire NCR. So iisa lang po ang magiging patakaran sa buong Metro Manila. Pangalawa po, meron naman po tayong mga vaccination cards at meron na nga rin pong vaccert.ph. At gaya na aking sinabi, dahil ako po ngayon ay nasa New York, dito po sa New York, walang makakapasok ng restaurant ang hindi nagpapakita ng vaccine certificate. Both paper form or by way of computerized form. So kaya pong gawin yan. And I think ito po talaga yung susi para mabuksan natin ang ating ekonomiya bagamat nandiyan pa si COVID-19. Thank you, folks. Folks, final question for you or for Secretary Mon. Ano po yung nakikita ay ng IATF na effect nitong alert level system and when are you going to assess how effective it would be and paano po natin masasabi that it's going to work or it will work and kailan to masisimula nationwide? Well, let me answer that first. No, alam mo, maganda rito po ay hinahayaan natin magbukas yung mas malaking porsyento na ating ekonomiya, no, na sa ilalim po ng GCQ. Ibig sabihin po, mga kababayan, mabuting balita ito, makapagtatrabaho na po ang marami sa atin. Hindi pa rin po lahat, pero mas marami po ngayon makapagtrabaho. Kasama na rin po dyan yung mga restaurants, mga personal care services. No? At pati po ang mga simbahan ay meron ng limited na 10% indoor worship. No? So yan po ang mabuting balita dahil ang gusto nga natin ay magkaroon po ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang ating mga kababayan. Secretary Lopez, if you care to add. Oo, tama po. Tama po si Spokesari. So parang kung titingnan natin, nabanggit kanina na ang granular lockdown talaga isang maliit na lugar lang, ano? Pwede isang bahay, dalawang bahay. At ibig sabihin, sa labas noon, kung ano man yung alert level status. So ibig sabihin, generally sa lahat ng alert level, ay ang force allowed to move around. Ang may trabaho po, marami hong bukas na negosyo. Yung granular lang talaga yung binabantayan ng mabuti. At naglabas actually ng simulation din dito under the current parameters ng ginagamit ng DOH, yung ATAR, yung growth rate week on week, yung healthcare utilization rate, in-apply dito sa
hinago ng kaunti itong mga parameters na to at napakita na sa by applying itong mga alert level ay mas marami actually makakababa, let's say, from level 4 to level 3. No? Ibig sabihin, kung a-apply natin yung current parameter sa MECQ, palagay ko, mas tatagal pa tayo sa MECQ. Pero ibig sabihin, because of the different adjustment in the parameter levels, yung level 4, mas madaling makakapasa sa level 3 at magde-de-escalate. Ganun din, papunta sa level 2. So may propensity to have lower classification, and ibig sabihin, mas marami ring bukas na negosyo. Dahil kung maalala nyo, sa level 3 ay 30% na yung general na opening dito sa mga sectors of concern at 50% sa level 2 ang opening regardless of vaccine status. No? So hindi po tayo nagbabakuna status dito or bakuna bubble kung hindi talagang open to all vaccine po ito. Kaya lang ang sinasabi, mas luluwag po itong mga alert level na ito. Itong parang typhoon signal, sabi nga ni Chairman Avalos. Thank you very much, sirs. Maraming salamat, Trish. Balik tayo kay Yusa Grake, please. Yes, Secretary. From Laila Salaberia ng Inquirer, what's the President's criteria for determining if an executive official's presence in the Senate probe will be unnecessary or if the official has been harassed or berated? If an official is pressed to explain contradictory or evasive statements or to tell the truth, will he consider it bullying? Well, unang-una po, again, meron na po tayong decision dyan sa NERI. No? Ang sabi po ng Korte Suprema, number one, kinakailangan yung investigation in aid of legislation. Kapag malinaw po na in aid of election, hindi na po yan na dapat payagan ng ehekutibo. No? So, intindi lang po natin, there is actually equality between three different branches of government. Ang pag-determine naman ng guilt or innocence sa isang tao ay nakasalalay po sa hudikatura at saka sa ombudsman. So, kinakailangan po malinaw kung ano yung legislasyon na nais ipasa ng Kongreso, alinsunod po sa ginagawa nilang mga hearings. Pangalawa po, sinabi na rin po ng Supreme Court sa NERI na may karapatan ng mga cabinet secretaries na una-una kapag sila'y pinagbawalan, hindi sila dapat ma-cite in contempt. No? At pangatlo, kinakailangan din ipagbigay alam sa kanila kung ano yung mga questions na mapaghandaan naman po ng kasagutan. Opo. Second question po niya, what does the policy say to those who may think that this new rule gives the impression daw po that the admin has something to hide and does not want the truth to get out? Well, malinaw naman po na walang tinatago. Sabi nila overpriced. Ako para na po akong sirang plaka. No? Paano magiging overpriced ang 1,716 samantalang nakabili po sila ng 3,800, no? So makikita rin po natin ng pagdating sa mga face mask, meron po talagang suggested retail price dun sa mga panahon na yon at ang nabili naman po ay mas mababa pa sa suggested retail price. So dun lang po tayo, ang tanong, nasaan ang overpricing? Lahat po ng mga issues na binabato nila ngayon, kulatilya po yan. Kahit ano pa ang naging papel ng kung sino dyan, hindi naman po nabayaran hanggang hindi dumating ang ating mga shipment. At sila lang po ang talagang nakapagbigay ng kondisyon na hindi sila mababayaran ng walang delivery. Opo. Third question po niya, ano daw po yung concrete step, if any, has Malacañang taken to get the COA to audit the PRC? Has the palace written to COA or issued a formal request asking it to undertake the audit of the PRC? Inaasahan po namin na magkakaroon ng formal na request po yan. Hindi ko lang po alam kung napadala na at po na-receive na sa COA. I will verify. Opo. I think wala na po sa Zoom, pero may mga marami pa po tayong tanong from Ivan Mayrina ng GMA News. Isa po sa mga contentious issues for the mayors on the alert level system is how hospital bed utilization can keep alert levels high in a certain LGU. For example, puno na daw po yung ospital sa isang lungsod dahil sa dami ng mga pasyente na hindi naman taga roon, but that will keep the LGU concerned under a high alert level. So, paano daw po ito i-resolve? I defer to Chairman Avalos, please. Well, actually, tinatanong din namin yan, ano, noong isang araw. At sinabi nila, it will be on the basis of Metro Manila as a region na. Hindi na on a per LGU. No? And I presume they would, parang ano yan eh, it will really be a factor
But what should be a bigger factor should be the level of probably infection or active cases or even the ADAR in that particular area. For example, Mandaluyong, no? Or wag na lang, for example, Taguig. Kasi ang Taguig, sikat ang St. Luke's, eh. Andiyan ang St. Luke's, eh. Or even San Juan, ang Cardinal Santos. Kung naman sigurong wala kang kaso, puno naman ang ospital mo at pagkatapos karamihan naman ay tigalabas, hindi naman tiga San Juan. Why take it against San Juan kung wala ka namang kaso, konti ang ADAR mo, di ba? So that will be, hopefully, that will be the basis sa mga susunod na araw. And I guess they're gearing towards that. HCUR could be a basis for the whole region, pero siguro on a per city basis, dapat mas malaking factor talaga ang number of infections. Okay? Ang second question po ni Ivan Mayrina, sinabi po ng DSWD na magkakaroon ng menu of other services for granular lockdown areas. Anong services ito bukod sa food packs na ipapamahagi on day 8 to 14? Nasagot na po natin yan. Meron din po tayong assistance to individuals in crisis situations na po pwede pong makabigay po ng kahit papanong tulong sa ating mga mamamayan na nasa granular lockdown. Opo. And third question niya, under alert level 4, bawal mag-operate ang derma clinics at massage parlors, pero pwede ang mga salon at barbershop. Why the distinction between these businesses na pareho namang may close contact? I defer to Secretary Lopez. Opo, ang consideration po dyan, yung pinaka-basic services. Ako ho, ang tingin ko ho, dun sa mga emergency medical, kunwari sa dental, even for derma na medical for medical reason, I think yun po ay dapat i-allow, no? Kasi mga medical clinics po yan. Ang ibig lang sabihin dito ay yung aesthetic, yung mga pwedeng magantay, no, na mga derma, what do you call that, procedures, yun po yung hindi pwede. O kaya yung sa mga pagmasahe and all that, yun naman po ay pwedeng makaantay. Pero yung mga iba ho kasing services, ang kinonsider dito, yung pag-maintain ho ng, sa hair and mga nail, yan po ang base sa mga request sa atin ng ating kababayan. Ito po mga basic services na pwedeng unahin. At ito po ang marami ring nagtatrabaho dito po sa sector na to. May ang estimate po natin dyan, over 2.4 million ang nasa sector lang ng dine-in at ng personal, itong mga personal care services. Kaya ho, nauna po yan. Opo. Question from Tuesday Noon ng DCBB, Secretary Roque, meron certain attorney Dino De Leon ang sumulat kay Pangulong Duterte through ES Medaldea requesting na mag-issue ang Pangulo ng authorization para maibigay sa kanya kay Attorney Dino ang SALE ng Pangulo as stated sa kanyang request. Pagbibigyan ba ito ng Pangulo o ng OP? Receive lang ng OP ang letter niya. Similar question po with Mike Navallo. Well, consistent po ang ating posisyon dyan. Hinahayaan po natin sa ombudsman ang pagpapatupad po nung pag-isa sa publiko o hindi ang mga SALE ng mga opisyalis. Opo. Yan po ay nasa jurisdiction ng ombudsman bilang constitutional body. Yung tanong po ni Rosa Licos ng UNTV ay nasagot nyo na rin po sa inyong mga presentation. From Zen Hernandez for DTI Secretary Lopez, why did IATF finally consider daw to adopt proposal to allow indoor dine-in and personal care for vaccinated? Okay, so this is again, kung tutusin niya natin, parang sarado dapat siya. So matagal na nating nire-request po sa IATF na sana maibalik man lang yung trabaho dito. As mentioned, over 2 million ang involved na trabaho. The only way na makumbinsi po ang IATF at ating mga health expert ay talagang isang maingat na pagbabalik, lalo na po pag pinag-usapan ng indoor. Kaya ho talagang doon lamang kinonsider yung having that distinction of vaccinated. Otherwise, ayaw po sana talaga ng DOH magkaroon muna ng distinction dyan habang pinag-aaralan po ito, dahil again, as nabanggit nga kanina, pwede ring mahawa. Ang atin pong argument ay pwedeng mahawa pero at least hindi po maging severe at critical. Yun po ang pangako ng vaccine sa atin lahat. Kaya sabi nga natin, we believe in the vaccine, we should believe in the vaccinated. So therefore, finally po, na-considera naman po yon na indoor, pero napakaliit, 10%, pero pwede na rin po yun. Tinanggap na natin yon para lamang mabuksan yung sa indoor. Because yung indoor po, sa mga operation na to,
halos over 90% of their operation are indoor. Maliit lang yung outdoor, no? Kaya titingnan natin may tulong sa ekonomiya pero maliit pa rin po ito. Kinumpute po natin 'yan. Pero yun ho, nandun ho ang consideration na 'yan. Para lang mabuksan yung maliit na window na 'yon na mapayagan kahit man lang yung vaccinated. Pero mapansin nyo, even in level 4 in Metro Manila on these three services ay pag outdoor 30% wala nang vaccination status. So ibig sabihin talagang doon lang sa indoor ginamit yung vaccination distinction na yon. And in, as again, sa lower levels, level 3, level 2, wala nang distinction ang vaccination because ayaw nga nating magkaroon ng discrimination diyan. Ang mahirap po kasi ang discrimination, yung pwede na ngayon, pero babawalan mo pa. Sasabihin mo yung unvaccinated sa bahay lang. So ano muna, umiiwas po tayo sa ganun. And until, sabi ko nga noon, yung supply is greater than the demand na yung in terms of vaccination. Tanong pa rin po ni Sen. Hernandez ng ABS-CBN, how to validate na po whether a person is vaccinated at pati yung issue on discrimination? Yun nga po. So yung validation is really showing the LGU vaccination card. So yun ang paraan natin ngayon. Of course, may ongoing efforts ngayon na meron na tayo ng isang uniform vaccine certificate sa VaxCertPH. Pero mag-i-input pa ho doon ating mga kababayan. But for now, they can use the LGU-issued vaccination card. Paano hindi discrimination? Hindi to discrimination dahil naalala nyo noon yung senior over 65, bawal lumabas. Over 65, comorbidities. Pero inalaw po yung vaccinated. So ganun din yung principle. Bawal ito in the first place, itong tatlong sector na to, dine-in, personal care, pati yung pagpunta sa simbahan, bawal po. Pero binigyan ng konting puwang dun sa vaccinated lang. So it's more of an incentive, hindi po to discrimination. But all other areas na pwede po open naman siya, hindi po natin binabawalan ng unvaccinated. Yun po yung kakaiban nito. No? Kaya hindi po siya discriminatory. Apo. Yung third question po ni Sen. Hernandez, are there plans to expand this policy to other activities? Siguro over time, kung hindi naman ho lumalala ang kaso, ay pwede siguro ma-expand. But in the meantime, kung hindi naman ho lumalala, kung tutuusin, baka mag-move down na to level 3. Kung saan, halos lahat ay pwede na. No? May 30% na allowed na. It ang mga other personal care services at other services. Mm-hmm. Opo. From Joseph Morong ng GMA News for Secretary Roque, when the president said he will disengage with Red Cross, what projects with Red Cross does he have in mind? Siguro po, yung mga pinupondohan ng gobyerno. Dahil kung hindi talaga sila magpapa-audit, no, kung paano po nagagasta yung mga binabayaran galing sa pondo ng gobyerno, eh, bakit naman po natin ipapatuloy yan? Kung wala po kasing tinatago, bakit ayaw magpa-audit? Opo. Second question po niya, does it include the testing that Red Cross is currently doing? Hindi pa po tayo sigurado kung ano talaga. Opo. Abangan na lang po natin. Ang third question po niya, when the president challenged Red Cross and said, open your books and I'll open mine, was the president referring to his SALN? Audit po ito no, ng paggastos ng mga pondo. So I suppose it refers to yung ginagawa po ng COA, no? Na talagang ino-audit naman po ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Opo. From Prince Goles of Babante, politiko, reaction lang po sa sinabi ni Secretary Anyo that he did not agree with how you address Dr. Limpin during last week ang pandemic meeting. He said you should have kept your cool and be open to all ideas in a professional manner. I'll make it very clear. I don't have to react to all statements. People are entitled to their opinions. That's how a democracy works. So next time po, I would suggest that the Malacanang press corps refrain from asking for reactions kasi it's a free world po. Anyone can say anything and everything. And of course, we will respect whatever people say in the same way that we also want respect for our opinions. Opo. From Cedarina Monte ng NHK for Secretary Roque, Secretary Lopez, what is the effect of Alert Level 4 in NCR on economy? How many workers, firms to be affected? Okay po. So, kinompute na rin ho natin ito. Yung we've been saying na 2 plus million ang nandito po sa sectors na ito. But if you consider Metro Manila, more or less, mga close to one half. They account for one half.
And if you look at yung operations nila, yung outdoor alfresco only account for about 10%. Yung indoor, 90%. Now, since ang outdoor, inallow natin 30%. So you apply 30% of 10% is 3%. Yung indoor naman po, open ng 10%. 10% of 90% is 9%. So a total of 3 plus 9, 12% of business. Now you apply that in terms of revenue per week. Ang revenue per week po sa estimate po ng industriya, 1.5 billion per week. So applying 12% of that, mga 180 million pesos per week ang hopefully maibalik. Not much, but at least meron na hong makapag-restart on these sectors. And then sa trabaho po, yung 1.2 million na estimate po natin, 12% of, sa NCR lang po yan, 12% of that, mga 144,000 jobs. Plus, we have to add yung mga informal sector, yung not registered. Sabihin mo na 150 to 200,000, at least ang makabalik sa trabaho na ngayon ay walang trabaho. So it's really focused on these labor-intensive jobs. Kaya yun po ang dahilan kung bakit nauna itong mga necessary basic services. Opo, for Secretary Lopez, tanong po ni Rafi Ayeng ng Daily Tribune, as per ECO President Sergio Luis, hindi kakayanin ng mga employers na i-house ang kanilang mga empleyado. Hindi daw po ito realistic given na ngayon palang ulit babawi, lalo na ang mga nasa restaurant industry. Ano po ang magiging solusyon dito? Una-una, yung sinuggest na baka pwedeng i-house, I think this will refer only to the very small granular lockdown, yung nabanggit natin. No, kasi doon sinasabi nga na even APOR, tatlo lang ang pwede, OSW, sino pa ba yung may masamang karamdaman, ano, very limited lang. Yung APOR, yun yung regular sa mga trabaho, ay baka hindi makalabas. Kung makalabas sila, hindi na sila makabalik, hindi pwede yung in and out. So doon lang reference doon. Kaya if ever, ito yung pwedeng gawa ng paraan ng kumpanya kung kailangan talaga, or we just ask them to work from home, no? Pero as mentioned, from alert levels 1, 2, 3, 4, hanggang 5, hanggang ECQ, actually, pwede yung APOR, no? Wag lang granular lockdown yung specific na lugar na yon. So, hindi po issue yung housing talaga. And dun lang, na-refer lamang yan, dun sa, again, yung maliit na granular lockdown. All levels, alert levels, pwede po ang movement ng APORs. Opo, tanong naman ni Ace Romero ng Philippine Star, how will the palace respond to claim that the inspection report for the government orders of PPEs were already signed even if the items were still in China? Sino po? Para kanino po yung tanong? I think Secretary Roque po. Sandali lang po. Ano po yung tanong uli? Ito po, ang tanong po ni Alex Ace Romero ng Inquirer, how will the palace respond to claim that the inspection report of the government's orders of PPEs were already signed even if the items were still in China? Walang importante po, malaman natin kung talagang dumating po yung PPEs. No? Yun po yung issue doon. No? At kung talagang siyang, yun po isang ayon nga doon sa specifications na tinakda po ng WHO. Opo. May follow-up lang po si Joseph Morong doon sa tanong niya, what records daw po is the president referring to again? As I said, he might be referring to all the books of all government agencies. Opo. From Heidi Sangpang of DZAS, clarification lang po, honored pa ba ang IATF ID sa areas under granular lockdown? Makakalabas-pasok ba ang IATF ID holders like media and other essential workers? Chairman Abalos? Kasi basta lockdown, yan yung grabe ang infection eh. No? It could be one household, one floor. Pero kung buong Metro Manila, wala naman tayong problema. No? Although may mga exceptions dyan na pinag-uusapan sa granular lockdowns, kung di ako nagkakamali, during the IATF, ito yata yung mga yung mga magpapadialysis, ito yung OFW. Mga medical frontliners, ano, OFWs, etc. May mga ganun eh, pero I'm just not so sure of all of the list, no? Siguro kukunin ko sa technical working group.
Okay, Secretary Roque, yung ikalawang tanong ni Heidi Sampang, nasagot niyo na po sa mga presentation niyo. Yung po muna yung mga nakuha nating questions. Thank you, Secretary Roque. Siguro bago po tayo magtapos, no, doon sa tanong kay Secretary Anyo, no. Lilinawin ko lang po, no, na talagang ang aking mensahe lang noon doon sa meeting na dapat confidential at hindi dapat isa sa publiko ay kinakailangan i-considera rin po yung kapakanan ng mga manggagawa na matagal nang walang hanap buhay, no. Pero hindi po natin kahit kailan inisip na we are undermining yung kabayanihan ng ating mga medical frontliners. In fact, iniisip po nga po dapat broadcast yung buong segment kung saan ako nagsalita dahil napakaliit po ng porsyento na pinakita, no. Secretary Lopez and Chairman Abalos can state that I've started my intervention by recognizing po yung kabayanihan ng mga health workers. Pero sa mga panahon nito, lalong-lalo nang napakatagal na ng mga lockdowns, isipin naman po natin yung mga hanay ng mga walang trabaho at nagugutom. At ito nga po ang dahilan kung bakit sinusubukan po natin itong policy shift dahil hindi po natin tinatanggap na sa ating pagnanais na mapababa ang mga kaso ng COVID ay dumadami po ang mga magugutom. Yan po ang dahilan kung bakit tayo po ngayon ay nag-i-implement ng isang pilot para dito sa polisiya ng granular lockdowns with alert systems in lieu of yung malawakang pagsasara